coalition between PDDS, PDDS, or PDP with Lakas CMD? No. No? No, I cannot. Because nandyan si Marcos. Eh. Hindi ako believe siya na. He's really a weak leader. Kaya ako sabi, totoo yan, hindi ako naninira na tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero ang aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero kasabihin mo na may crisis, gano'n. He's a weak leader. Yun, napakinggan ninyo mga tol. No other than coming from the horse mouth. Ika nga, weak leader daw ito pong si ngayon ay Pangulong Bongbong Marcos. Pero sino ba talaga ang weak or strong president? Kayo po ang huhusga. Ngunit, noong 2021, sa issue po natin sa China, ano ang sinabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayon sa balita sa Al Jazeera, ito po ay noong 2021, May 18, Duterte bans Philippines cabinet from speaking on South China Sea. Rodrigo Duterte, the president of the Philippines, has barred his cabinet from publicly discussing the South China Sea dispute after key ministers rebuked Beijing over the presence of Chinese vessels in the contested waterway. Sino ngayon ang weak president or strong president? Kasi sa ating pagkakaalam, ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos naninindigan sa ating karapatan sa West Philippine Sea. In particular, pinatawag niya ang ambassador ng China nung nagkaroon po ng militar, ng paggamit ng military grade laser, ito pong China Coast Guard sa ating Philippine Coast Guard para magpaliwanag, ano? Tapos, pinaka-latest po dyan, yung pag-utos ng ating Pangulo na tanggalin ang illegal na floating barrier na ginawa po, nilagay po nitong China Coast Guard dyan po sa bahagi ng Baho Masinloc kung saan nag-exercise po tayo ng ating exclusive economic zone sovereign rights. Umpisahan po natin ang talakayan sa issue kung sino ba talaga ang tama sa West Philippine Sea at sa China, South China Sea na yan sa pagitan po ng Pilipinas at saka ng China. Pero isa lang naman ang simpleng kasagutan dyan para sa Pilipino. Tayo po ang tama. Tayo po yung merong karapatan sa bahagi na yan ng Pilipinas. Ito po ay tinatawag na West Philippine Sea at wala pong karapatan dyan ang bansang China. At dahil po sa pangyayari ng pagtatalo, simula noon hanggang sa kasalukuyan, nakikita po natin ngayon kung sino po talaga ang maaari po nating ituring na weak president or strong president. Pero, syempre, bias ako eh. Ako po ay supportive para sa lahat ng desisyon na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya, pag ako'y nagsalita ng strong si Pangulong Bongbong Marcos at weak itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalong manggagalaiti ito pong mga manonood natin na didisyit. Kaya gagamitin po natin ang video ni Professor Antonio Contreras. Ito po ang ating re-reaksyonan sa araw na ito at alamin po natin kung ano po ang opinion, ang saloobin ng isang quote-unquote equal opportunity critics. Kapag tama ang ginagawa ng Pangulo, susuportahan niya ito. Kapag sa tingin niya mali, ikikriticize niya ito. Panoorin po natin ang newly uploaded video ni Professor Antonio Contreras. Kung hindi pa po kayo naka-like and subscribe sa kanya, paki-subscribe niyo po din siya. Anyway, pagka ang topic nga medyo hindi po kaaya-aya sa inyo, huwag nyo na lamang panoorin. Pero hanggat maaari, panoorin nyo rin kasi matututo tayo kahit sabihin po natin na kung minsan hindi po natin siya kapanalig sa ating paniniwala. Panoorin natin mga tol. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon na usapan po dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pag-usapan po natin ang West Philippine Sea naman. Kalimutan na muna natin yung confidential part.
Okay. Kasi mukhang... Ako na lang ang magpapaalala sa inyo sa confidential fund. Ang tinutukoy kasi ni Prof. Contreras na confidential fund, yung hiningin confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education amounting to 650 million pesos. And hindi lang yan, yung controversy na kinaharap ng dating ng ating kasalukuyang Vice Presidente ay yung 125 million pesos confidential fund noong 2022 kung saan ito po ay nagasta sa loob lamang ng 11 days. Little backgrounder lamang sa issue ng confidential fund. Punong-puno yung timeline halos nitong si Prof. Contreras kapag pinuntahan niyo po yung kanyang Facebook about confidential funds. Pero sa ngayon, focus muna siya dito sa usapang PBBM at West Philippines. Malapit ng maayos kasi mukhang aalisin na, i-realign na daw ang confidential fund lalo na sa Office of the Vice President at sa DepEd at inilipat sa Philippine Coast Guard at doon nga related itong nangyari sa... Napakagandang balita niyan mga tol sapagkat mukhang nag-isip na ng tama ito pong ating mga mambabatas pagkadating sa usaping confidential funds. Kasi nakalulungkot isipin na sa loob po ng 17 years, mahigit lamang sa 100 milyong piso ang tinamong confidential fund ng Philippine Coast Guard. Napakalayo sa 11 days na ginasta ng Office of the Vice President na 125 million pesos. West Philippine Sea. Kasi nakita ng ating mambabatas na abay, kailangan pala natin talagang magkaroon ng mas mataas at mas malaki pang budget para sa ating mga nagbabantay sa ating karagatan, lalo na sa West Philippine Sea. Kasi itong huling nangyari, doon sa Palatag Show, sa Baho de Masinglo, na kung tawagin ay Scarborough Show, na nasa loob ng ating exclusive economic zone sapagkat ito ay mga 121 nautical miles lang yata mula sa kanlura ng Zambales. Nasa loob pa ito ng ating exclusive economic zone. At bilang nasa loob ng ating exclusive economic zone, tayo dapat ang may... Anyways, yung exclusive economic zone, isang bahagi po ito ng West Philippine Sea. Ano? Ano-ano ba ang mga bahagi ng West Philippine Sea? Ayon po sa libro nito pong si retired Associate Justice Antonio Carpio, ang West Philippine Sea ay binubuo ng territorial sea, ng exclusive economic zone, at saka extended continental shelf. Yan po ang West Philippine Sea. At dito po sa issue na binanggit nitong si Prof. Contreras about the Baho de Masinloc o popularly known as Scarborough Shoal, nagkaroon po dyan ng medyo tensyon nung nakaraang araw dahil ang China Coast Guard pinigilan po nila ang ating mga mangingisdang Pilipino na makapangisda sa loob po ng lagoon. Ito pong lagoon na ito na matatagpuan dyan po sa Baho de Masinloc ay talagang puno po ng lamang dagat. Marami pong nanguhuling isda sa bahagi na yon. Kaya marahil ang intention ng China ay exclusive lamang nila ito sa kanilang mga mangingisda, which is hindi po tama. Dahil yan po ay meron pong traditional fishing po dyan na ginagawa. Hindi lamang ang Pilipino, kung hindi ang iba pang mga national coming from the nearby country. Ano? At ibig sabihin nun, meron po silang shared rights. Hindi pa pwedeng pigilan ng kahit sino, even ng Pilipinas, dahil yun po ang naging ruling ng PCA noong 2016. Ngayon, ang ginawa ng China, pinigilan nila, naglagay sila ng illegal floating buoy doon. At ano ang maganda dito? Ipinatanggal po yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Unang karapatan ng mga isda dito. Ang ginawa ng China na inaangkin niya, ito hindi lang parte ng exclusive economic zone niya, inaangkin niyang bahagi ng teritoryo niya. Ibig sabihin niyan, alayo-layo dito sa China, libo-libong milya o kilometro ay sakop pa mismo ng kanyang teritoryo. Nakakatawa, di ba? Pero para mas maging komprehensibo ang ating pangunawa, kapag ka pinag-uusapan po ang territorial sea, ito po ang sukat mula po sa dalampasigan hanggang sa dagat na 12 nautical mile ang haba.
Ibig sabihin po nun, territorial sea po yun ng bansa na nakakasakop doon. At meron po silang full rights doon. Sovereignty ang tawag doon. Kapag ka lumagpas na po doon sa 12 nautical mile hanggang 200 nautical mile, yun naman po yung exclusive economic zone ng isang bansa. At in this particular topic, ang pinag-uusapan natin, yung Bajo de Masinloc, na bahagi po ng exclusive economic zone ng bansa po natin. Ngunit, pinapakialaman po ng China, at ang pinaka nakakatawa, biruin mo, hundreds of miles, kasi approximately nasa 1,000 kilometers ang layo po ng Hainan Island. I hope tama yung pagkakaalala ko. Ito po yung pinakamalapit na island dyan po sa South China Sea na kumikli, na nagiging batayan po ng China para po doon sa kanilang ridiculous na 9-line map. Ngayon ay tinawag nilang 10-line map. At yung pangyayari na yan ang nagbibigay ng dahilan sa kanila para kilalanin daw na meron po silang indisputable rights doon. Kaya ginagawa nila ngayon dyan sa ating bahagi ng West Philippine Sea. Inuulit natin, wala po silang karapatan dyan. Katulad po ng nadidinig nyo dito kay Professor Antonio Contreras, ang merong karapatan po dyan, dahil bahagi po yan ng ating exclusive economic zone, ay ang Pilipinas. Diba? Ibig sabihin yan, sinasabi niyan, ito ay bahagi ng teritoryo nila, samantalang ang sinabi ng UNCLOS at ayon sa interpretasyon ng arbitral ruling, ay hindi ito pwedeng mag-generate ng sapagkat ito ay walang life form, walang community na naandoon, di ba? Ito ay talagang palaistaan lang. So ito ay exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang ginawa ng China, inaangkin yung bahagi ng teritoryo. Naglagay siya ngayon ng mga boya, mga buoy. Ito yung mga tulumulutang na parang may kulay. Kasi lalo may net. Sa paligid ng isang bahagi ng Bajo de Masinloc, para ang ating mga mangingisda ay hindi makapasok. Kasi siyempre pag may buoyan at may net yan, may hirapan lang pumasok ang bangka. Yung timon noon at pati yung elise, yung engine at yung umiikot na ano, baka ma-entrap doon, magkaroon pa ng aksidente. Talagang ibang klase itong China, di ba? In short, mga tol, maaaring mag-endanger ito sa buhay ng mga mangingisda, in particular ng mga Pilipino. O nakikita nyo ngayon ang malasakit ng Pangulong Bongbong Marcos. Dahil dyan, alam naman natin ang naging kwento na. Tinanggal ng Philippine Coast Guard. By the way, shinare ko lamang ang video po na ito para po meron tayong maging batayan. Panoorin nyo po sana ang buo ng video na ito sa kanyang YouTube channel. O ituloy na lang muna natin. Hanapin natin yung parte dito ng paghuhusga ayon sa kanyang opinion nito pong si Prof. Contreras dito po sa kind of leadership nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. At ako'y natatawa kasi maraming nag-agam-agam in order daw ng Pangulo na alisin ang boya. Magagawa naman kaya. Paano daw kung pigilan ng China? Andiyan na naman yung warmongering, di ba, ng fears. At giyera na yan. Ano ngayon nangyari? Pinatanggal ng Pangulong Marcos. Tinanggal. Nagkagiyera pa. Of course, nagpo-protesta ang China. Puro lang naman dakdak eh. Di ba? Protesta, ganyan. At hindi na sila ngayon pinapayagan ng basta-basta na lang manaig ng ating mga spokespersons. Ang DFA nagsasalita na. Si Tariela, na spokesperson ng Coast Guard. Ang dami na sinasabi talaga na talagang maangas at matapang. Hindi katulad ng dati nating Pangulo na di umano ay matapang. Hindi ba? So doon ito lang ang gusto kong sabihin. Actually, marami nagtatanong bakit ganyan masyado akong critical kay Pangulong Duterte. Marami kasi ginawa sa Pangulong Duterte na hindi na nakaano sa pakilasa ko. At isa sa mga... Mga basher ha, hindi na opinion ni Top 1 yung napapakinggan po ninyo. Yan po ay opinion mula sa quote-unquote equal opportunity critics. Ano siya? Siya po yung tao na kapag katama ang ginagawa ng gobyerno, pinupuri niya, sinusuportahan niya at ipagtatanggol niya ito. Like for example, sa Maharlika Investment Fund, para sa kanya tama ang ginawa ng gobyerno, kaya pinagtanggol po ni Prof. Contreras ang pangulo po natin. Pero pagdating sa confidential fund,
Sa tingin niya, hindi tama ito kaya nadadamay din sa kanyang criticism si Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy natin ang pahayag po ni Prof. Contreras dito. Na laging napaka-objectionable sa akin malibat na sa patuloy niyang pag-violate ng human rights. Yung nung una binigyan ko siya ng pagkakataon na patunayan na wala talagang namamatay sa drug war na, you know, hindi maayos. Pero doon pa lang, meron na ako talagang sabi, iba na to, hindi to. Gusto ko sanang ipagtanggol ng Pangulo na ito ay ginagawa lang yung trabaho niya sa droga, pero mukha yatang maraming mga cutting corners. Isa pa, lalo na ito sa chief. Binunggo na ang ating mga bangka. Muntik na mamatay ang ating mga mangista. Anong ginawa niya? Parang takot pa siya. Hindi niya pwede no banggain ang China dahil gagayarahin tayo. Ito ang isang pruweba na mali si Senator Robin Padilla sa kanyang naging pahayag sa Senado nung sinabi niya na wala daw pong aberya sa panahon ng Duterte administration. Nangyari po iyan sometime in 2021. I hope tama yung taon ng aking pagkakaalala. Ang mga mangingisda po natin, napalubog ang kanilang sasakyan at inabandon pa ng China Coast Guard. Yun po ang katotohanan dyan. Pero walang ginawa si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon. Pero yan ang matapang. Ha? Yan ang sinasabi ng mga suporta siya. Matapang yun. Eh ngayon, tingnan mo naman si Pangulong Marcos. Ano ba sinabi niya? Si Pangulong Marcos parang walang B. Diba? Alam niyo na kung isa doon B. Parang mahinang klase. Hindi nagagalit. Diba? Hindi maangas. Hindi nagmumura. Pero tingnan mo. Tingnan mo na lang sa West Philippine Sea ang resulta. Very symbolic yun. Hindi siya lang ako nasasakay siya ng jet ski para pumunta sa West Philippine Sea. Pero, anong ginawa? Inorderan, inutusan. Ang nangyari pala nito, nung una pa man na, Pass forward natin ha, panoorin nyo ng buo ang video na ito ni Prof. Contreras sa kanyang channel. Pass forward lang natin, gusto kong madinig yung kind of leadership na sinasabi niya. Tingnan natin dito kung matatamaan natin yung tamang timestamp. Lahat mali ang ginagawa niya. Para ma-encourage lalo ang presidente na gawin ang tama, kailang purihin natin sa pagtama ang ginagawa. Pero pag mali naman, para maiwasan yun, sikahin natin, panata natin kapag mali, para hindi na ulitin. Dito sa ganitong gawain tungkol sa West Philippines, ako'y tuwa, galak na galak. Kung nga palakpak. Hindi ko makita yung timestamp eh. Kayo na lamang ang manood. Para namang hindi natin masaklawan yung karapatan sa content nito pong si Prof. Contreras. Ngayon, itatry ko na lang i-recall sa aking isipan yung mga bahagi ng kanyang sinabi sa video na yan. Sabi niya, sa kanilang mga political scientists, merong perceptions na ang leadership ay hindi nakabase lamang sa pananalita, sa pagmumura, sa paninigaw, sa pagiging bossy. Ayon sa kanya, ang isang good leader, ito dapat ay most of the time diplomatic. Tumatanggap ng suggestion, tumatanggap ng recommendations, tumatanggap ng constructive criticism. Ang isang tunay na leader, hindi boss sa madaling salita. Ang isang tunay na leader, siya po ay isang tao na nagli-lead ng way para po sa ikatatagumpay ng kanilang mga objective. O parang ganon, yung gustong iparating po sa atin ni Professor Antonio Contreras. Now, sa part ko, dahil bias ako, hindi weak si Pangulong Bongbong Marcos. Kitang-kita naman natin kung paano po dinideal ng ating Pangulo ang lahat ng issue sa ating bansa sa kasalukuyan. Nandiyan po ang problema sa climate. Alam na alam ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang gagawin dyan. Hindi lamang siya umaasa sa mga taong nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Diba, lagi niyang pinupunto na dapat tayo, tingnan na natin ang kasalukuyan at hinaharap. Yung continuing changes ng climate, dapat pinagpupukusan natin. Otherwise, ang mga susunod na henerasyon ay hindi na po nila matatamo ng maayos ang ini-enjoy natin sa kasalukuyan. Nandyan din ang problema sa ating kriminalidad. Bagamat hindi outspoken dyan ang ating Pangulong Bongbong Marcos, pero alam naman natin na halos lahat po ng mga pangyayaring krimen sa kasalukuyan at even sa nakaraang administrasyon
nalulutas ng kasalukuyang gobyerno. Pagkakawala ng mga sabongero, nahuli na yung mga akusado, pagkakapatay kay Percy Lapid, nasampahan na ng kaso ang mga akusado. Unfortunately, nakakapagtago pa sila hanggang sa kasalukuyan at ganun din naman yung pagkakapaslang kay Governor De Gamo at iba pang mga napaslang, kriminalidad, illegal na droga, magandang na-handle po ng kasalukuyang gobyerno. Problema sa kahirapan, ina-address po ng ating Pangulo sa pamamagitan ng DSWD at saka ng Department of Human Settlement and Urban Development. In particular, yung pamimigay po ng kasalukuyang gobyerno ng mahigit po sa 1,000,000 pabahay na para po sa ating mga kababayang Pilipino. Lalong-lalo na rin sa problema sa agrikultura. Mismo ang Pangulo ang first hand na tumutugon sa mga problema dyan. Pinakamagandang isa sa ginawa niya, yung paglalabas ng Executive Order No. 39, kung saan ang problema talaga tayong mga Pilipino sa halaga ng bigas. Dahil sa Executive Order No. 39 na ito, setting the ceiling price of well-milled and regular milled rice from 45 pesos and 41 pesos respectively, nagdulot po ito partikular sa buong mundo ng pagbaba ng presyo ng bigas. Hindi lamang dito sa Pilipinas ang naging magandang epekto niyan. Saka yung pamimigay ng Pangulong Bongbong Marcos ng titulo sa mga magsasaka po nating kababayang Pilipino, 600,000 po sila mahigit. Sa napakahabang panahon, hindi po nila naging pag-aari ang kanilang mga lupaing sinasaka. Pero tanging ang Pangulong Bongbong Marcos lamang ang nakapagbigay po nito sa kanila. Sa ngayon, meron po silang complete ownership para po doon sa mga lupa na yan at i-enjoy po nila yan ng pagsasaka sa loob ng 10 taon. After that, nasa kanila kung gusto po nilang ibenta yan, but we are hoping na hindi po nila ibenta ang mga lupain na yan. At napakarami pang mga magagandang bagay na pinapatunayan lamang na itong si Pangulong Bongbong Marcos is a kind of leader na talagang maaasahan po natin, lalong-lalo na sa panahon po ng krisis. Kaya parang hindi kasi katanggap-tanggap talaga dito yung sinambit ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Pangulong Bongbong Marcos ay mahina, weak, lalong-lalo na sa panahon ng krisis, hindi siya makakapag-desisyon ng maayos o tama. Yun po ay completely walang katotohanan. Kung meron mang tawaging dapat nating weak president, perhaps yun ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte kapag ang pinag-uusapan ay usapin sa West Philippine Sea. Maraming salamat po sa inyo mga tol.